online news organization na Rappler, ipinasasara na ng Securities and Exchange Commission. Huling rehearsal para sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isinagawa sa National Museum. Booster vaccination sa non-immunocompromised na 12 to 17 years old, target masimulan ngayong Linggo. Mga hiling na dagdag pasahe at taas presyo sa ilang bilihin, ipauubaya na sa susunod na administrasyon. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 29, 2022. At una sa mga balita ngayon tanghali, ipinasasara ng Securities and Exchange Commission ang online news organization na Rappler. Ayon mismo sa Chief Executive Officer nito na si Maria Ressa, naglabas na ng ruling ang SEC kung saan sinasabing effective immediately ang gagawing shutdown. Batay sa nasabing kautusan, ipinakakansela ng SEC ang Certificates of Incorporation ng Rappler at ng Rappler Holdings Corporation dahil ito sa umano'y paglabag sa constitutional at statutory restrictions sa dayuhang pagmamayari sa mass media. Hiniyak naman ni Rappler na ipapaapela nila sa korte ang desisyon ng SEC lalo at may irregularidad anila sa proceedings ng kaso. Naglabas na ng detalye o ng ilang detalye ang kampo ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa magiging takbo ng inaugurasyon nito bukas ng tanghali. Ayon sa isa sa mga nangunguna sa naghahanda sa oath-taking ceremony, handa na ang programa maliban sa ilang maliliit na detalye na isinasapinal na. Narito ang report ni Nel Maribuho. Simple at traditional ang magiging takbo ng programa sa inaugurasyon bukas ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang inihayag ni Marcos Jr. sa kanyang vlog. Ayon kay PBBM, hindi naman naiiba sa mga nakaraang mga programa ang magaganap sa kanyang panunumpa. Ito ay magiging taimtim na seremonya. More or less, traditional pa rin ang gagawin. Hindi na kami lilihis pa sa nakagawian. Ayon sa isa sa mga nangunguna sa Preparation Committee ng inaugurasyon na si Franz Imperial, gaya ng nais ng incoming president, very solemn at simple ang magiging programa bukas sa panunumpa ni Marcos Jr. Sisimula ng inaugurasyon sa pagkanta ng pambansang awit ng aktres na si Tony Gonzaga. Magkakaroon din ng 30-minute military civil parade. Ang inauguration song naman ay Pilipinas Kung Mahal, nakakantahin ni na Chris Villonco at Young Voices of the Philippines Choir. Kumpirmado na rin na si Supreme Court Chief Justice Alexander Gazmundo ang mga ngasiwa sa panunumpa ng incoming president. Bagamat hindi naman requirement ng konstitusyon na ang Chief Justice ang mag-administer ng oath of office, paliwanag ng kampo ni Marcos Jr., ito na ang kinagawian noon pa. Wala pa rin inilalabas na impormasyon ukol sa kung ano ang lalamanin ng inaugural speech ni President-elect Marcos. Pero ayon kay Imperial, nakakatiyak siya na hindi nito kakailanganin ng teleprompter o isang device kung saan mababasa ang kanyang inihandang talumpati. Mandato ng konstitusyon na ang President-elect ay kailangan makapanumpa sa kanyang tungkulin ng eksaktong alas 12 ng tanghali na June 30. Matapos ang panunumpa ay ang 21-gun salute at ang inaugural address ng bagong Pangulo ng Bansa. Pagkatapos ito ay tutungo na si PBBM sa Malacanang. Doon naman manunumpa ang mga miyembro ng kanyang gabinete at matapos ito ay isasagawa ang una nilang cabinet meeting. Naging tradisyon rin na sa kinagabihan ng June 30, isasagawa ang inaugural reception para sa ibang opisyal at mga foreign dignitary na nais bumati sa bagong Pangulo ng Bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling nagsagawa ng rehearsal para sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga sa National Museum. At live mula sa Maynila, si Dante Amento. Dante, sino-sino ang kasama sa rehearsal? Yes, Ella, pangunahin na nga dyan yung mga tropa ng ating pamahalaan. Ipinarada kanina ang mga artillery ng Armed Forces of the Philippines. Yun din ang mga sasakyan ng Philippine Marine Corps, tropa ng Philippine Army, PNP na siyang natasang magbantay. Pangunahin na
sa paligid o vicinity ng National Museum kung saan gagawin ang inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos bukas. Magkatuwang ela ang tropa ng gobyerno, lalo na inaasahan na marami nga ang dadalo, kasama na ang mga VIP mula sa iba't ibang bansa sa makasaysayang aktividad. May mga grupo rin mula sa transport sector, OFW, kabataan, education sector. Nandoon din kanina ang kadete ng Philippine Military Academy at Philippine National Police Academy. Mayroon ding emergency response team, atleta na nagbibigay karangalan sa bansa, tauha ng MMBA, BCG at iba pa. Nagpalipad din kanina ela ng air assets ng Philippine Air Force na siya namang naatasang magbabantay mula sa himpapawid. Inawit din kanina ng celebrity na si Tony Gonzaga ang ating pambansang awit. Sa coastal area naman ela sa tulad sa Manila Bay at Pasig River malapit sa Malacañang at sa National Museum ay nakadeploy na rin ang mga floating assets ng Philippine Coast Guard na magbabantay. Nabilan na rito ang mga barko ng PCG at din ang mga jet. Ela? Dante, ang mga media ba ay makakalapit din sa inaugurasyon ni PBBM? Yes, Ella, depende yun sa may mga accreditation na Ella, mahigpit kasi. Yung mga may accreditation lang ang pwedeng makapasok sa National Museum. Kung wala naman ay sa paligid lang na Ella kung saan na ipinapahintulot ng mga tauhan ng may mga magbabantay sa mga tauhan ng MMDA. At nandito rin ang mga tauhan ng Philippine National Police at ang AFPN. O hindi lahat ay pwede na pumasok dito sa loob ng National Museum. Yun lamang mga may accreditation. May iba naman tayo, Dante. Meron ka na bang balita kung sino ang designer ng kanyang magiging barong? Yes, Ella, wala pa tayong impormasyon. Pero aalamin natin yan mamaya kung may makausap tayo dito sa isa sa mga nandito ngayon sa National Museum na nag-organisa itong inaugurasyon ng PBBM. Ating sikapin na matanong yan, Ella, yung designer nga ng barong ng ating bagong Pangulo dahil yan nga ang isa sa mga inaantabayanan, no? Interesado ang ating mga kababayan kung sino ba ang nag-design. Alamin natin yan, Ella, mamaya. Isang katanungan ko na lamang, ano, Dante, kung halimbawa gusto ko rin pumunta at makasaksi sa inaugurasyon ni PBBM, mga anong oras ako dapat nandyan? Ella, batay sa ating informasyon, no, ang start kasi mga alas 12, pupunta dito si, ano, start na ng program. So, kung gusto pumunta dito, dahil na, may mga lugar pa po daanan, on the road, pupunta dito sa National Museum, o kaya sa City Hall ng Manila, ay close ito, kaya bayo natin sa ating mga kababayan na gusto sumakti, ay agakan. Pero may mga, bilang natin nakuha, Ella, no, kasama yan sa ating alamin, may mga viewing area naman na isa talaga kung saan mapapanood ang inaugurasyon ng ating pang-17 Pangulo ng Bansa. Alright, maraming salamat Dante Amento, live na nag-uulat mula sa Maynila. Dadaan sa mahigpit na inspeksyon sa security control points ang mga sasakyan na magtutungo sa National Museum. Sa inilabas na pahayag ni Philippine National Police Officer in Charge, Police Lieutenant Vicente Danao Jr., tanging ang mga nasa guest list na kumpirmadong dadalo lamang ang papayagang makapasok sa bisinidad ng inauguration site. Narito ang live report ni Lea Ilagan. Yes, Lea. Aga, hindi nga makakalusog sa inspeksyon ng mga pulis ang bawat sasakyan na magtutungo sa National Museum. Ito dahil dadaan ang mga ito sa security control points ng Philippine National Police. Bukod sa may hawak silang listahan ng mga kumpirmadong dadalo, mahigpit din aga ang pagbabawal sa pagdadala ng mga malalaking bag at backpacks, matutulis at matatalim na bagay gaya ng cutter, blades at na mga kutsilyo. Bawal din ang pagdadala ng alak at sigarilyo, fireworks at pyrotechnics, lighter at posporo at maging ang drones ay bawal din. Panawagan aga ng PNP sa mga dadalo makipagtulungan sa mga otoridad upang hindi maging upang maging madali ang isasagawa nilang inspeksyon. Pinayuhan din ang mga pupunta na magtungo sa venue 2 oras bago ang pag-uumpisa ng programa dahil ilalaan ito sa inspeksyon na gagawin ng mga otoridad. Aga?
Lea, sa panig ng PNP, may natanggap na bang information ang PNP na talagang mayroong gagawa na masamang bagay dito sa araw ng inaugurasyon? At meron na bang mga tao na nahuling lumabag dito sa mga ilang restriction like gun ban at iba pang mga polisiya? Lea? Kahapon aga sa press conference na isinagawa nga dyan sa Campo Crame ng subcommittee sa traffic, sa security ay sinabi itong si NCRPO Director Police Major General Felipe Natividad na wala pa silang nahuhuli na lumalabag nga sa gun ban. At yung banta na sinasabi ay nagpapatuloy yan. Ito yung isang intelligence report na sinasabi na may manggugulo at mamamahiya dito nga sa araw ng inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Kaya ngayon na lamang ang paghahanda na sinasagawa nga ng security forces. Sa katunayan, nasa mahigit 18,000 na na security forces kasama yung mga force multiplier ang magbabantay dyan sa seguridad ng inaugurasyon. At hindi lang dyan aga, no, nakasentro yung security na gagawin ng ating mga police dahil maging sa iba't ibang rehiyon ay mahigpit din ang ginagawang mga pagbabantay. Kung ang Maynila ay mayroong Task Force Manila Shield, ang Region 5 ay meron ding Task Force Bicol. At dahil nga doon na alam natin na aktibo ang CPP-NPA, kaya mahigpit din ang gagawin nilang pagbabantay doon sa lugar. Aga? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Dinismiss na ng Korte Suprema ang mga petisyon laban sa kandidatura ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Batay sa desisyon ng kataas-taasang hukuman, tama ang desisyon ng Commission on Elections nang sabihing kwalipikado itong tumakbo bilang Pangulo ng Bansa. Narito ang report ni Dante Amento. Unanimous ang boto ng mga mahistrado ng Korte Suprema na i-dismiss ang mga petisyon laban kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. 13 ang bumoto pabor sa pagpapawalang bisa ng mga petisyon. Walang dissenting o bumoto na pagbigyan ang apila. Samantala, 2 mahistrado naman ang hindi sumama sa deliberasyon o pagtalakay sa mga kaso. Ito ay sina Justice Henry Jean Paul Inting at Justice Antonio Co. Jr. Si Inting ay kapatid kasi ni incumbent COMELEC Acting Chairman Socorro Inting at si Justice Co. naman ay dati ring Commissioner ng COMELEC. Kinatigan ng Korte ang mga resolusyon ng COMELEC na pag-dismiss sa disqualification case na isinampa ng mga martial law survivor sa pamamagitan ni Attorney Howard Calleja. Gayon din ang COC cancellation case na inihain naman ni dating Supreme Court spokesperson Attorney Ted Te. Dagdag pa ng Korte, kwalipikado si Marcos Jr. na tumakbo at iboto para sa posisyon na kanyang tinakbuhan. Valid din ang COC ni Marcos alinsunod sa batas at tama lang ang naging desisyon ng COMELEC hinggil dito. Ayon naman kay Attorney Te, di pa nila nabasa ang desisyon kaya hindi pa sila magbibigay ng komentaryo sa ngayon. Inaasahang ilalabas o ia-upload ng Korte ang buong desisyon sa kanilang website. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Vice President Lenny Robredo na naisakatuparan niya ang kanyang mga pangarap para sa Office of the Vice President sa loob ng 6 na taon niyang panunungkulan. Sa isang panayam, sinabi ni VP Robredo na bago pa man siya umalis sa pwesto, malaki na ang ipinagbago ng OBP kung ikukumpara noong nagpapasimula pa lamang sila. Matagumpay rin anyang nailayo sa politika ang OBP. Gayun din ang paghubog sa mga profesional at mahuhusay na empleyado sa tanggapan. Labis na pinasalamatan ni VP Robredo ang lahat ng kanyang mga nakasama sa OBP, lalong-lalo na ang mga nagtrabaho sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ngayon na ang huling araw ni VP Robredo sa kanyang opisina para sa gagawing turnover at transition sa pagpasok ni incoming Vice President-elect Sara Duterte. Itinanggi na rin ni Customs Commissioner Leonardo Guerrero ang pagdawit sa kanya sa listahan ng unang mga protektor at smuggler ng agricultural products sa bansa. Pinabulaanan rin ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA na sa kanila nanggaling ang naturang listahan. At mula sa Quezon City, may live report si Harleen Delgado.
Harleen, ano ang depensa ng BOC at may tugon din ba ang Senado kung saan galing ang listahan? Ella, ayon nga sa Bureau of Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero, itinanggi na rin daw ng law enforcement agencies ang paglalabas ng anumang intelligence report na nag-uugnay sa sinumang custom official sa smuggling. Isa si Guerrero sa mga lumabas na pangalan sa committee report ng Senate Committee of the Whole kaugnay ng naging investigasyon nito sa talamak na pagpuslit o smuggling ng mga gulay at karne sa bansa. Batay sa report, Ella, nakatanggap ng intelligence report si Senate President Vicente Soto III noong May 17, 2022 o isang buwan matapos ang huling pagbinig ng komite. Naglalaman ito ng umano'y verified list ng mga pangalan ng mga umano'y protector at agri-smuggler sa bansa, kabilang ng ilang opisyal ng Department of Agriculture at BOC. Inihayag din ng BOC Chief ang mga naging anti-smuggling efforts ng Customs at kanyang direktiba na ipatupad ang ilang executive recommendations gaya ng pagpapalakas sa inter-agency collaboration and data and information exchange. Samantala, Ella, ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA itinanggi na sa kanilang galing ang naturang intel report. Ayon kay NICA Director Edsel Batalya, mayroon silang sariling listahan pero iba raw ito sa listahan na inilabas sa committee report. Sagot naman ni Soto, hindi niya binanggit ang NICA sa report dahil na rin sa hiling mismo ng ahensya. Kung taliwasaan niya rito ang sasabihin ng NICA, diit ni Soto, mapipilitan siyang idetalye ang kanilang naging pulong. Nilinaw din ng NICA na batay sa kanilang datos, hindi sangkot si Navotas City Mayor Toby Tiangco sa smuggling na kasama rin sa pinangalanan sa naturang intel report. At yan muna ang update mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado. Labing tatlo ang patay, samantalang sugatan naman ang daan-daan sa nangyaring toxic gas leak sa Aqaba Port sa Jordan. Naganap ang pagtagas habang ini-export papuntang Djibouti ang isang tangke na naglalaman ng 25 toneladang chlorine gas. Kita sa isang Twitter video na nahulog ang storage tank sa deck ng isang barko dahilan upang kumalat ang dilaw na gas at magsitakbuhan ang mga sibilyang nasa paligid. Tiniyak naman ng maritime traffic sa Aqaba Port na walang kontaminasyon sa mga trigo dahil walang inilalabas na kargamento nang mangyari ang insidente. Ang chlorine ay isang disinfectant na kung malalanghap ay maaring humantong sa internal burning na nakapipinsala sa baga. Naranasan ang pinakamatinding heat wave sa Tokyo, Japan mula taong 1875. Pumalo sa 34 degrees Celsius ang temperatura kahapon pagkatapos ng tatlong araw na 35 degrees Celsius, pinakamatinding init ng panahon na naranasan sa Kapitolyo sa loob halos ng 150 taon. Batay sa ulat, mahigit sa 250 residente ang kinakailangan dalhin sa ospital noong Sabado at Linggo dahil sa heat stroke. Nadagdagan pa ng 13 ang bilang na ito kahapon. Sa gitna ng matinding init ng panahon, nagbabala rin ang Japanese government sa krisis sa enerhiya at pinakiusapan ng mga mamamayan na magtipid sa kuryente. Pinatitindi ng climate change ang matinding init at pagbaha ngayong taon ayon sa mga scientists. Mas lalong naging malubha ang heat waves, mga pag-ulan, bagyo, wildfires, tagtuyot at iba pang weather events. Narito ang report ni Abby Valdez. Nagdulot ng matinding pinsala sa iba't ibang panig ng mundo ang matinding weather events ngayong taon. Magmula sa napakainit na panahon hanggang sa hindi pangkaraniwang buhos ng ulan, libo-libo ang nasawi at milyon-milyon naman ang nawalan ng tirahan. Sa nakalipas sa 3 buwan, mapaminsalang baha ang naranasan sa Bangladesh dahil sa ulang dulot ng habagat. Mabagsik na heatwaves naman ang tumama sa South Asia at Europe. Dahil sa mahabang tagtuyot, milyon-milyon ang nasa bingit na kagutom sa East Africa. Ayon sa mga scientist, inaasahan ang mga pangyayaring ito punsod ng climate change. Sa ginawang pag-aaral na isang team ng climate scientists na inalathala sa Journal Environmental Research Climate,
sinuri ng researchers ang kontribusyon ng climate change sa bawat weather event. At batay sa findings, natukoy ang banta kung papaano babaguhin ng global warming ang mundo. Kabilang sa pinaiigting ng climate change ang heat waves, buhos ng ulan, tagtuyot, wildfire at tropical cyclones. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipauubaya na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa susunod na administrasyon ang pag-aproba sa hiling na dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Gayunman, maaaring maglabas ngayong araw ang ahensya ng desisyon sa mga petisyon para sa 2 pisong provisional fare increase sa mga pampasaherong jeep. Narito ang ulat ni Asher Kadapan Jr. Patuloy na dinidinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga petisyon para sa dagdag pasahe sa lahat ng mga public utility vehicle. Ayon kay LTFRB Executive Director Maria Cristina Cason, posibleng ngayong araw ay maglabas na rin ang desisyon ng ahensya sa hiling na 2 pisong taas pasahe sa mga pampasaherong jeep. The current board will be ending their term also on June 30. So it's possibly before June 30 they will be coming up with a decision again. Kapag naaprubahan ito ng LTFRB, piso na lang ang idadagdag sa pamasahe sa mga traditional PUJ na nabigyan na ng 1 peso provisional fare increase noong June 8. Ibig sabihin, posibleng maging 11 pesos ang pansamantalang pamasahe sa ilang lugar na may 9 pesos na minimum fare. Kabilang dyan ang National Capital Region, Regions 3 at 4, Cebu at Davao. Habang ang iba pang lugar na 7 pesos and 50 centavos lang ang minimum fare, ay maaaring maging 9.50 ang provisional fare. Para naman sa mga modern PUJ, maaaring pansamantalang madagdagan ng 2 piso ang kasalukuyang 11 pesos na minimum fare nito. What happened in June 8 was worse ngayon naman, 'di ba? So most likely that will be the one that will be balanced by the board also. I don't think naman na magiging insensitive pa rin yung board doon sa mga hinihingi na I think naman very reasonable din yung mga hinihingi. But just the same, I do not want to really preempt the board on their decisions. Ayon pa kay Cason, humingi din ng board ng ilan pang impormasyon mula sa National Economic and Development Authority at LTFRB technical team na dapat ikonsidera sa pagdidesisyon sa iba pang fare hike petitions. Kaya't ipinauubay na lang nila sa susunod na administrasyon ang pagpapasya sa iba pang hiling na dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ipapasa rin ng LTFRB sa administrasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang desisyon sa pamamahagi ng second tranche ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy. Paliwanag ni Cason, maaaring may ibang plano ang susunod na administrasyon kaugnay sa pagtulong sa transportation sector. The pronouncements were given by the current economic managers po, no? And then there will be new sets of economic managers in the Marcos administration. So we do not really know right now kung ano yung magiging approach din nila. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi muna inaprubahan ng Department of Trade and Industry ang mga hiling na taas presyo ng ilang food manufacturers. Ayon sa DTI, bahala na ang susunod na administrasyon na pagpasyahan ito. Narito ang report ni Ray Pelayo. Pahinga muna sa pagtaas ng presyo ang mga produktong binabantayan ng Department of Trade and Industry. Ito ang sagot ni Trade and Industry Department Secretary Ramon Lopez sa UNTV News. Pero ayon kay Steve Kuwa ng grupo ng mga supermarket, 250 items lamang ang may control sa presyo ang DTI sa pamamagitan ng paglalagay ng suggested retail price. Nasa 15,000 items anya ang kanilang paninda at nagtataas ng presyo ang supplier ng mga ito kahit walang abiso sa kanila. Walang date yan, anytime. Pricing is a management decision, so titingin siya sa kalaban, nagtaas na sila, tayo after 2 weeks, after 10 days. So management decision yan eh, walang regulations or walang guide yan eh. No? Decision yan ng bawat kumpanya. Ang grupo naman ng mga panadero, may request din na 4 pisong taas presyo sa Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty. Patong-patong anya ang pagtaas ng presyo ngayon at hindi pa rin nakababawi lalo na ang mga maliliit na panaderiya sa epekto ng COVID-19 sa ekonomiya.
Ang sabi ni Mang Chito, importante din na mapanatili yung kalidad ng tinapay, lalo na itong pandesal, para pag isinawsaw mo sa kape, meron ka pang makakagat. Kung paliliitin mo ng paliliitin ang pandesal, dadating sa panahon na ito'y napakaliit na. At ang tamang kalidad, tamang sukat, tamang timbang, tamang hitsura ng isang pagkaing bahagi na ng kultura na ginagawa ng maliliit na bakery ay nanganganib na mawala. Masisira yung standard nito eh. Ayon kay Attorney Vic Dimagiba ng Laban Consumer, hindi dapat taasan ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal dahil bahagi ito ng corporate social responsibility ng mga panaderiya at maliit na porsyento lamang ito ng kanilang produksyon. Hinihikayat naman ni Chavez ang kanyang mga kapwa panadero na gumamit ng produktong agrikultura gaya ng patatas, carrots, kalabasa at malunggay para sa paggawa ng tinapay, lalo na ngayong pahirapan ng pag-aangkat ng harina. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang mambabatas na dapat nang tanggalin ng bagong administrasyon ang deployment cap ng mga overseas Filipino workers, partikular na ng mga healthcare worker. Ang detalye ay hatid ni Nel Maribuhok live. Nel, ano ang dahilan ng kongresista at nais nilang tanggalin ang deployment cap o limit sa pagpapaalis ng healthcare workers? Yes, Ella, malaki ang may tutulong ng pagpapadala ng mga overseas Filipino workers sa ekonomiya ng bansa, lalo na sa nakikitang paghina ngayon ng piso kontra dolyar. Ito ang paniniwala ni House Committee on Ways and Means Chairman Joey Salceda. Paliwanag naman babatas kung mababa ang halaga ng piso, ang pinakamadalian niyang paraan ay makaipon ng mas maraming foreign currency at sa kaso ng Pilipinas, dapat payagan na ang OFWs na makapagtrabaho saan man nila gustuhin. Karapatang pantaong labor mobility at maganda ito sa ekonomiya. Ang tinutukoy ni Salceda ay ang umiiral ngayon na deployment ceiling na 6,500 para sa healthcare workers noong November 2021, pasamantalang itinigilan niya ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA ang pagpoproseso ng deployment ng healthcare workers, particular sa mga nurse, dahil umabot na ito sa 6,500 na taunang deployment cap. Paliwanag pa ng House Tax Chief, kung maibabalik sa normal na deployment ang 17,000 hanggang 23,000 na naipapadalang healthcare workers taon-taon, nangangahulugan ito ng 18 hanggang 28 billion pesos na annual income o katumbas ng nasa 4 to 5% OFW remittances kada taon. Kaya naman nananawagan siya sa incoming Labor Secretary Benny Laguesma at Department of Migrant Workers Secretary Susan Tuts-Ople para sa pag-lift ng OFW deployment cap. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Muling magsasagawa ng free routine and catch-up immunization ang Department of Health para sa mga sanggol bukas at sa araw ng Biyernes, June 30 hanggang July 1. Kabilang sa mga bakunang ibibigay ng DOH ang anti-hepatitis B, BCG o bakuna kontra tuberculosis, oral polio, inactivated polio, measles, mumps, rubella at iba pa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, bagamat ito na ang huling buwan ng chikiting vaccination days sa ilalim ng Duterte admin, tiniyak nito na hindi magtatapos ang routine vaccination campaign ng DOH. Maaari nang masimula ng Department of Health ang pagbabakuna ng COVID-19 booster dose sa mga edad 12 hanggang 17 na walang comorbidities ngayong linggo. At mula sa Caloocan City Mayor Report, si JP Nunez live. JP, may eksaktong petsa na ba kung kailan masisimula ng boosting sa general adolescent population? Ella, wala pang eksaktong petsa na ibinibigay ang Department of Health kung kailan sisimulan itong bakunahan ng first booster shot sa general adolescent o mga batang 12 to 17 years old.
Pero ayon kay DOH spokesperson, Undersecretary Maria Rosario Vergere, maaari itong masimulan within this week. Sa ngayon, inaayos pa ng National Vaccination Operations Center ang guidelines para sa pagtuturok ng booster dose sa nasabing age group. Pero sa initial guidelines na inilabas na ng DOH, kinakailangang nakatapos na ng second dose ng COVID-19 vaccine ang mga batang 12 to 17 sa nakalipas na 5 buwan bago magpabakuna ng booster. Tanging Pfizer brand lang din ng COVID-19 vaccine ang magagamit sa kanila na mayroong emergency use authorization. Noong nakaraang linggo, nasimulan na ang pagbabakuna ng booster sa mga 12 to 17 na mga immunocompromised. Sa datos ng DOH, nasa higit 9 million sa nasabing age group ang nakakumpleto na ng primary series at target ng pamahalaan na mabakunahan ng kanilang first booster. Patuloy ang paghikayat ng DOH sa mga magulang na dalhin sa mga vaccination site ang kanilang mga anak oras na magsimula na ang booster vaccination sa kanila. Sa ngayon, naalamin pa natin, Ella, sa NBOC kung bakit nagkaroon ng delay sa rollout ng booster vaccination ng general adolescents. Noong nakaraang linggo kasi, sinabi na rin ng NBOC na posible na itong masimulan pagdating nung nakaraang weekend. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez Live na nag-uulat mula sa Manila. Hindi na maaaring pumasok sa trabaho sa Cebu City ang 500 job order at casual employees simula sa Biyernes, July 1. Ang detalye ng ulat ihahatid ni Lalaine Moreno live. Lalaine, bakit hindi na sila pinapapasok and ano yung dahilan nito? Aga kasabay sa pagsisimula ng bagong termino ng administrasyon sa Cebu City sa darating na Biyernes, magtatapos na rin ang kontrata ng mga casual and job orders sa lungsod. Ayon kay Cebu City Mayor Michael Rama, hindi na kailangan pumasok sa trabaho ang 500 casual and job orders o job order employees sa July 1 dahil hindi na i-renew ang kanilang kontrata. Hindi na rin sila bibigyan ng appointment paper. Kaya ang ilan sa kanila, maghanap na lang anya ng ibang mapapasukan. Batay sa inilabas na memorandum order ng alkalde, sumailalim ang mga ito sa evaluation. At sa pag-i-evaluate ay lumalabas na ilan sa mga ito ay tamad sa trabaho. May hindi magandang pag-uugali at may poor work ethics. Maaari naman ang mga ito na makapag-apply, muli ngunit kailangan pang sumailalim sa panibagong assessment. Sa ngayon, wala pang formal na listahan ng mga pangalan na ipinapalabas ang lokal na pamahalaan. Walong individual naman na point ng alkalde para sa mga key departments sa lungsod sa kanyang administrasyon. Ito ang unang termino ni Rama bilang alkalde ng lungsod kahit appointment mayor ito noong November matapos mamatay si former Mayor Labella. Aga. Okay, maraming salamat, Lalaine Moreno. Aprobado na ng Toll Regulatory Board ang pagtatayo ng Northern Access Link Expressway o NALEX. Ito ang proyektong layo na pagdugtungin ang Skyway patungong New Manila International Airport sa bayan ng Bulacan-Bulacan. Ayon kay TRB spokesperson Julius Corpus, target umpisahan ang konstruksyon ng proyekto sa susunod na taon. Nagkakahalaga ang proyektong ito ng 148 billion pesos na popondohan ng San Miguel Corporation Infrastructure sa ilalim ng Build Operate Transfer Program o BOT. Isang ginang sa Camarines Sur ang hirap ngayon. Bukod sa cesarean ng mga anak, ay kailangan pa niyang matustusan ang pangangailangan ng anak. Kaya't hiling niya ay sariling negosyo para maitaguyod ang anak. Ito po si Enzo. Meron po siyang cerebral palsy, sepsis po. Simula po nung pinanganak po siya, na-detect ng doktor na wala ng oxygen paglabas daw po. Simulat sa pool,
Si Lola Josephine na ang nag-alaga sa kanyang 12 taong gulang na apo na si Enzo. Naulila na sa ama lahat ng kanyang pinagpapaguran at ginagawa ay para sa apo. Hanggat saan nang maitutulong ko may bigay sa kanya. Yun po ang inaano ko kasi po inabandon na po ng nanay ito. Hindi na po siya inaano. Hindi na po siya inibigyan ng patsin ng nanay. Ako po ako naghingi ng tulong na mamalimos para sa kanya. Kahit saan po ako nang pupunta para lang po mabigyan ng pangtustos ng panggamot at pangdoktor sa pangangailangan niya. Kahit man po nahihirapan ako, ginagawa ko naman po yung dapat kasi po, naaawa po ako sa kanya eh. Kahit na mahirap, pinipinito namin ngampanan dahil wala naman ng ibang aasahan yung bata kundi kami lang. Dati mang OFW ang mag-asawa, naging mahirap ang kanilang kalagayan. Hanggang sa kasalukuyan, dahil may anak na nagkasakit at may apo na espesyal ang kalagayan na laging kailangan ng gamot at atensyong medikal. Kaya't ang kwento ng 52 taong gulang na lola, naglakas loob siya na humingi ng tulong sa serbisyong bayanihan, hindi para sa sarili, kundi wheelchair para kay Enzo. Yung customized na ano niya po, yun, naiupo siya, naiga para po na, ano kasi dun po sa regular, dumados na mimilipit po siya. Upang mapalitan ng galak, ang lungkot na nadarama ni lola, granted na ang kanyang mga hiling. Ngayon ay magiging hawaan na rin si Lola dahil hindi na siya mahihirapan magkarga sa tuwing may check-up si Enzo. Naiiyak lang po ako. Tapos naiiyak lang po ako sa tuwa. Maraming salamat po sa inyo mga nagbigay. Para sa akin po, malaki na po yan, lalo po yung sa wheelchair. Bukod sa wheelchair, granted din ng Members Church of God International ang hiling ni Lola na puhunan para muli silang makapagtinda ng frozen goods. At pinalitan na rin natin ang kanilang luma at silang ref. Kahit walang trabaho sa pagkakarpintero si Lolo Rodel, may hanap buhay na muli sila ni Lola Josephine. Sa Diyos ang karangalan, sa bawat gawang kabutihan na naisa sa katuparan sa pamamagitan ng ating pagbabayanihan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, Versikulo 44 na nagsasabi, "Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusi." Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.